بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muli ay malugod po namin kayong tinatanggap sa ating palatuntunan, mga alituntunin sa Islam. Sa kabanatang ito ay ating tatalakayin ang hukum at paraan ng pagsasagawa ng sala. Mga kapatid sa Islam, alam natin na ang sala o ang pagsasagawa ng sala ng 5 beses sa isang araw ay ikalawang haligi ng Islam. Ang sala ay ikalawang haligi ng Islam. Iniuutos ito sa lahat ng Muslim na nasa wastong gulang at pag-iisip. Muslim na nasa wastong gulang at nasa wastong pag-iisip. Masasabi natin na ang lalaki ay nasa wastong pag-iisip na o nasa wastong gulang na kapag ang edad niya ay 15 taong gulang na. O di kaya ay tumubo na ang mga buhok sa bandang ari niya. O di kaya ay nagkakaroon na siya ng tinatawag natin na wet dreams o pananaginip tuwing gabi. Patungkol naman sa mga babae, masasabi natin na nasa wastong edad na sila o nasa wastong gulang kapag sila ay nagkakaroon na ng regla. So kapag 15 years old na ang lalaki o di kaya ay nagkaregla na ang babae, masasabi natin na ang taong yaon ay nasa wastong edad na o nasa wastong gulang na at nararapat lamang sa kanya, obligado siya na isagawa ang pagsasala ng 5 beses sa isang araw. Alam din natin mga kapatid na sino man ang ikailan niya na ang sala ay obligasyon ng bawat Muslim at Muslima ay kafir ayon sa o di mananampalataya ayon sa pinagkaisang opinyon ng mga pantas ng Islam. Ang mga sahaba rin ay nagkaisa na kung sino man ang hindi nagsasala dahil siya ay tinatamad o binabagot ay maituturing din na kafir. Ganyan kahalaga ang pagsasagawa ng sala at ganyan katindi ang hatol sa sino mang hindi nagsasala dahil sa siya ay binabagot o tinatamad o paano naman kaya kung kinakailanan niya o dinidinay niya na ang sala ay isang obligasyon ng bawat Muslim at Muslima. Isa ring punto na dapat nating diinan ay ang sala ang unang itatanong sa atin sa araw ng paghuhukom. Hindi tayo tatanungin kung gaano tayo kayaman, hindi tayo tatanungin kung gaano karami ang ating mga anak, hindi tayo tatanungin kung gaano tayo nagtagal dito sa mundo, kundi ang itatanong sa atin ay kung naisagawa ba natin ang sala ng 5 beses sa isang araw. So yan ang pinakaunang itatanong sa atin sa araw ng paghuhukom na dapat nating paghandaan at pakatandaan. Panglimang punto na nais nating diinan ay ang mga kabutihang na idudulot ng sala, ang mga fadail ng sala. Ayon kay Abu Huraira radiyallahu anhu, sinabi niya na man tatahara fi baytihi thumma masha ila baytin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutuwatuhu ihdahuma tahutu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Masha Allah. Naiulat ni Abu Huraira, kalugdan nawa siya ng Allah, na sinabi niya na sinabi ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man tatahara fi baytihi, kung sino man ang maghugas sa kanyang bahay, maligo kaya o di kaya ay magwudu, thumma masha ila baytin min buyutillah, at pumunta siya sa bahay na kasama sa mga bahay ni Allah subhanahu wa ta'ala, liyaqdiya faridatan min faraidillah, upang isagawa niya ang utos na kasama sa mga utos ni Allah, katulad ng salah. Alam niyo ba kung anong gantimpala?
kanat khutuwatuhu ihdahuma tahuttu khati'atan. Bawat hakbang niya o bawat isa sa mga hakbang niya ay magpupunas ng kanyang mga kasalanan. Wal ukhra tarfa'u daraja. At ang kabila namang hakbang niya ay magtataas sa kanyang pangkat. Ganyan kalaki ang kantimpala ng taong naghugas sa bahay at pumunta sa bahay na kasama sa mga bahay ni Allah upang isagawa niya ang utos na kasama sa utos ng Allah. Yan ang salah. Naiulat din ni Abu Hurairah radiyallahu anhu na katotohanan na ang sugo ng Allah sallallahu alayhi wasallam ay nagsabi, Ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Sinabi ng Rasulullah, gusto niyo bang gabayan ko kayo o ituro ko sa inyo ang isang gawain na kung saan pupunasin ng Allah ang inyong mga kamalian at itataas pa niya ang inyong mga pangkat. So hindi lang pagpupunas ng kasalanan o kamalian, maitataas pa ang ating pangkat. Sinabi nila, Bala ya Rasulullah. Sinabi nila, Oo naman o Rasulullah. Qal, Isbaghul wudu 'ala al-makarih wa kathratul khata ila al-masajid wa intidharus salati ba'da as-salah fadhalikum ar-ribat. Ang sinabi ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kung ano itong gawain, isbaghul wudu 'ala al-makarih, ang pagpapaabot ng wudu sa bawat organ ng ating katawan. Kinukumpleto natin ng maayos ang ating wudu. Wa kathratul khuta ila al-masjid, at ang karamihan ng hakbang papunta sa masjid. Wa intidharus salati ba'da as-salah, at ang paghihintay ng susunod na sala pagkatapos isagawa ang sala. Nasa masjid ka, hinihintay mo ang susunod na sala. Fadhalikumur ribat. Yan ang ribat na tinatawag na napakalaking uri yan ng pagsimba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlong kabutihan na babanggitin natin dito, sinabi din ni Abu Hurairah radiyallahu anhu na sinabi ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Man ghada ilal masjid awrah, a'addallahu lahu fil jannati nuzulan, kullama ghada awrah. Subhanallah. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kung sino man ang magtungo sa masjid at umuwi siya, ha? A'addallahu lahu nuzulan fil jannah. Ay paghahandaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng bahay sa paraiso. Kullama ghada awrah, sa bawat pagpunta niya at pag-uwi niya galing sa masjid. So isang bahay, bawat punta, bawat paglalakbay mo sa masjid at sa iyong pag-uwi. Subhanallah, napakalaking gantimpala sa mga taong isinasagawa nila ang sala sa mga masajid. May mga punto tayo dito na dapat malaman natin patungkol sa sala. Una, dapat na tayong maniwala na ang sala ay obligasyon at tungkulin ng mga lalaki na dapat isagawa sa masjid. Ang pagsasala ay isang tungkulin ng Muslim na lalaki na dapat niyang isagawa sa masjid. Yan ay ayon sa hadith ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sinabi niya, لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم. Ibig sabihin, sabi ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sa isang hadith, naisip ko, sabi ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, na iutos na ipatayo o isagawa ang sala. Thumma ukhalifa ila manazila qawmin, at habang ito ay isinasagawa, ako ay tatalikod at pupunta ako sa mga bahay ng mga tao na hindi nila isinasagawa ang sala. Manazila qawmin la yashhaduna sala, hindi nila isinasagawa ang sala.
فأحرق عليهم بيوتهم لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم at kapag ako ay nakapunta na sa kanila susunugin ko ang kanilang mga bahay. So isipin natin ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isip niya na sunugin ang mga bahay silang mga yaong hindi sila nagsasala. Ha? Yung mga lalaki na kaya nilang pumunta sa masjid at magsala ay tungkulin yan ng bawat lalaki sapagkat ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mismo ay nakapag-isip na susunugin daw niya yung mga bahay ng mga tao na hindi nagsasala. Ngunit hindi niya yon ginawa. Oo, ngunit naisip niya yon. Ganyan katindi o ganyan kahalaga ang pagpunta sa masjid upang isagawa ang sala sa mga lalaki. Pangalawa, dapat na ang Muslim ay pumunta sa masjid ng maaga, bisakinatin wa wakar, ng disente at may respeto sa sarili. Ibig sabihin, pupunta ka sa masjid nang hindi ka nang wala kang ginagawang excessive na pagtawa o di kaya ay nakikipag-usap sa taong wala namang silbi ang inyong pinag-uusapan, ang pinakamainam ay pumunta ka sa masjid nang may respeto sa iyong sarili at disenteng pamamaraan. Pangatlo, sunna sa taong pupunta o sunna sa taong papasok sa loob ng masjid na ang iuna niya ipasok ay ang kanyang kanang paa. Papasok tayo sa masjid gamit ang ating kanang paa at sasabihin niya ang dua na ating babanggitin. Allahumma iftahli abwaab rahmatik. O Allah, buksan mo sa akin ang mga pintuan ng iyong lingap. O Allahumma iftahli abwaab rahmatik. Ya Allah, buksan mo sa akin ang mga pintuan ng iyong lingap. At pang-apat, sunna rin sa tao o sa Muslim na nasa loob na ng masjid na siya ay magsala ng tinatawag natin na tahiyatul masjid. Ito ay dalawang rak'a ng sala. Dahil yan sa hadith ni Abi Qatada radiyallahu anhu na sinabi niya na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسِ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسِ. Kapag papasok ang isa sa inyo sa masjid ay magsala siya, isagawa niya ang sala, ang dalawang ruku', ibig sabihin dalawang rak'a na sala o nafila bago siya umupo. So ibig sabihin, sunna na kapag pumasok ka sa masjid, huwag kang diretsong uupo, magsala ka muna ng dalawang rak'a. Dahil yan ay sunna. Panglima, wajib o tungkulin din natin na sitrul aura, ating takpan ang ating aura. So ano ba ang aura? Ito yung mga bahagi ng ating katawan na dapat ay takpan natin sa sala o di kaya ay hindi nakikita nang hindi natin mahram, hindi natin kalapit sa dugo, hindi natin kamag-anak sa hindi natin malapit na kamag-anak o mahram. So ang aura ng rajul ay minasurrati ila rukba, minasurrati ila rukba, ibig sabihin mula sa kanyang pusot hanggang sa kanyang knees, hanggang sa kanyang tuhod, mula sa kanyang pusod hanggang sa kanyang tuhod. Yan ang aura ng lalaki, mula sa pusod hanggang sa kanyang tuhod. Ang babae naman, wal mar'atu kulluha aw kulluha aura, ang babae naman buong katawan niya ang aura, dapat takpan niya ang kanyang buong katawan illa wajhaha fi salah, maliban na lamang sa kanyang mukha. Ha? So buong katawan niya ay dapat niyang takpan maliban na lamang sa kanyang mukha. Sa lalaki, mula sa pusod
hanggang sa tuhod, at sa babae naman, buong katawan niya ay dapat niyang takpan maliban na lamang sa kanyang mukha. Pang-anim na punto, yajib istiqbal al-qibla, ay tungkulin din natin o obligasyon natin, wajib sa atin kapag tayo ay magsasagawa ng sala na tayo ay humarap sa kibla. So ano ba ang kibla? Ito ang direksyon kung saan napaparoon ang Kaaba o di kaya ang Mecca. So kung ikaw ay nasa loob ng Mecca, ang iyong kibla ay ang Kaaba mismo. Ngunit kung ikaw ay malayo sa Kaaba, halimbawa nasa Pilipinas ka, nasa Riyadh ka, nasa Amerika ka, ang kibla mo ay kung nasaan ang Makkah. At ito ay kondisyon. Ang pagharap sa direksyon ng kibla ay kondisyon upang tanggapin ang ating sala, maliban na lamang sa dalawang pangyayari. Ano ito? Wujudu mani'in min marad wa nahwihi. Maliban na lamang kung ang tao ay nakaratay o may sakit at hindi niya kayang humarap sa kibla. Ha? So hindi sa kanya required, hindi siya obliged para humarap sa kibla. Ang pangalawang hala o kondisyon ay kung siya ay nasa safar o siya ay naglalakbay. Ha? At etong pangalawang kondisyon na ito o etong pangalawang pangyayari na ito, pangalawang hala kung saan siya ay nasa safar ay para lamang sa mga sala na nafila. Hindi dito kasama yung farida o yung mga o yung limang beses nating mga sala. Fajr, Dhuhr, Asar, Maghrib at Isha. Ito yung mga farida o yung mga tung obligasyon nating gampanan, obligado tayong isagawa itong limang beses na sala na ito. Maliban dito ay mga nafila. So kung tayo ay naglalakbay, maaari tayong magsala nang hindi tayo nakaharap sa kibla sa kondisyon na ito ay nafila. Pambitong punto, dapat nating isagawa ang sala sa takdang oras nito. Ha? So hindi dapat natin isagawa ang sala before ng adhan at hindi rin pwede natin isagawa ang sala pagkatapos ng oras na ito. So halimbawa, magsasala ka ng dhuhr, hintayin mo ang adhan na yan ang signal kung saan malalaman natin na pumasok na ang oras ng sala upang ikaw ay makapagdasal na, makapagsala. At hindi rin pwede na magsala ka ng dhuhr kung saan tapos na ang oras ng dhuhr o pumasok na ang oras ng asar. So dapat tayong magsala sa nakatakda nitong oras. Pangwalo ay ang tinatawag natin na tabkir ila sala o ang pagiging maaga sa sala. Ha? Sikapin nating maging maaga sa pagpunta sa masjid dahil yan ay napakalaking akto ng pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala o pagsimba. At dapat nating gawin ang ating makakaya upang tayo ay nasa first na saf, pinakaunang linya ng sala. At kung maaari ay hintayin natin ang susunod na sala. So halimbawa, pumunta ka sa maghrib, pumunta ka sa masjid upang isagawa ang salatul maghrib, nauna ka doon at ikaw ay umupo o ikaw ay tumayo sa pinakaunang saf. Pagkatapos yung magsala ng maghrib ay doon muna rin hihintayin ang susunod na sala na yun ang salat al-isha. Napakalaking kabutihan ang napapaloob sa paggawa niyan. Ayon kay Abu Huraira radiyallahu anhu, sinabi niya na sinabi ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, "Law ya'lamu an-nas ma fi an-nida'i was-saffi al-awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu 'alayhi lastahamu, wa law ya'lamuna ma fi at-tahjir ay at-tabkir lastabaqu ilayhi." Ibig sabihin, kung alam lang ng mga tao kung ano ang nasa nida o pagtawag para sa sala, ha? At kung ano ang gantimpala na nasa sa
pagposisyon sa sarili doon sa unang saf. Thumma lam yajidu illa an yastahimu. Kung alam lang nila ang gantimpala nila, pag-aagawan nila, at wala silang magagawa dahil pinag-aagawan nila yun maliban na lamang kung magpaparaffle sila. Kumbaga, ay magpaparaffle sila para lang sila yung maunang makakuha ng gantimpala na yun. Walaw ya'lamuna ma fit tahjir. Kung alam lang nila ang gantimpala na napapaloob sa pagiging maaga sa mga masjid, lastabaku ilahi, siguradong magkukumpetensya sila papunta sa masjid. So kung alam lang natin ang gantimpala niyan, ay magpapaaga tayo sa masjid, sisiguraduhin natin nasa unang saf tayo, at hihintayin natin ang susunod na sala, at tayo ay palaging magpapaaga sa pagpunta sa masjid upang isagawa ang sala. Naiulat din ni Abu Huraira radiyallahu anhu na sinabi ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la yazalu ahadukum fi salatin ma damat as-salatu tahbisuhu. Ang sinabi ng Rasulullah ay katotohanan na kayo ay nananatiling nasa sala. Nasa sala kayo habang kayo ay nalilimitahan ng sala. Ang ibig sabihin nun ay habang naghihintay ka ng susunod na sala, pinipigilan kang lumabas sa masjid ng iyong kagustuhang maghintay sa susunod na sala. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang akto yan na ginagawa mo ay maituturing din na sala. Dumako naman tayo sa mga oras ng sala. Kailan ba dapat itinatayo o isinasagawa ang sala? Magsimula tayo sa oras ng dhuhr. Ayon dito, ang dhuhr ay magsisimula mula sa zawal ash-shams. Ibig sabihin, ang araw ay magsisimulang mahulog mula pag ito ay alas 12, meaning ito ay nakatayo, at magsisimula itong mahulog. So the moment na ang araw ay magmumove upang ito ay pumunta sa kanluran, ito ay oras na ng dhuhr. So halimbawa, 12 o'clock, ang araw ay nasa gitna ng langit. The moment na ito ay magmove sa bandang kanluran ay maituturing na nagsimula na ang oras ng dhuhr. Ila an yasira dhilla shay'in mithlahu, hanggang sa ang anino ng tao ay magkasing lapad na sila. So halimbawa, kung ikaw ay tatayo sa disyerto at uobserbahin mo, the moment na magkaroon ka o sa oras mismo na makikita mo na magkakaroon ka ng anino, dahil ang araw ay nasa sa gitna, pag nasa gitna wala ka pang anino, pag makita mo na nagkakaroon ka na ng anino, yan ay oras na ng dhuhr, hanggang sa maging kalapad mo o kahait mo yung anino mo. So yan ang oras ng dhuhr, mula sa pag-move ng araw sa bandang kanluran hanggang sa maging kasing haba kayo ng anino mo. Magkatulad ng haba ang tao at ang kanyang anino. Yan ang oras ng dhuhr. Ang asr naman ay magsisimula sa oras na magkatulad sila ng haba at ng kanyang anino hanggang sa paglubog ng araw. Mula sa oras na magkahaba sila ng kanyang anino hanggang sa paglubog ng araw, yan ang oras ng asr. Sa maghrib naman, magsisimula ito sa paglubog ng araw hanggang sa makita natin ang pulang syafaq, ang pulang liwayway sa langit. Makita natin ito na naka-extend. Ibig sabihin, pag ang araw ay nasa baba na, makikita natin na may pulang linya na nasa langit. So kapag nakita natin yan, yan ang katapusan ng oras ng maghrib. Ang oras ng maghrib, ulitin natin, ay mula sa paglubog ng araw hanggang makita natin ang pulang linya sa langit. At ang pulang linya niyan ay usually ay makikita natin pag
palubog na ang araw pag malapit nang mawala ang kanyang sinag. Ang oras naman ng Isha ay pag mawala ang pulang linya na ito na makikita natin sa langit hanggang sa hating gabi. Samantalang ang Fajr naman ay mula sa pagsikat ng Fajr, ang ibig sabihin ng tulua al-Fajr ay makikita natin sa langit kapag gabi, pag malapit ng mag-umaga, makikita natin na may puting linya sa langit. Pag makita natin yon, signal yon na nagsimula na ang oras ng Fajr ila tulua shams, at ang katapusan naman nito ay kapag sumikat na ang araw. Ulitin natin, ang oras ng Fajr ay pag makita natin ang puting linya, ang bukang liwayway, o di kaya ay puting linya na makikita natin sa langit, ha? Pag malapit ng sumikat ang araw, yan ang simula ng Fajr, hanggang sa pagsikat na ng araw, yan ang oras ng Fajr. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang mga lugar na kung saan bawal nating isagawa ang sala. Una dyan ay ang mga sementeryo. Ang mga sementeryo ay bawal nating isagawa dyan ang sala. Dahil yan sa sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-ardu kulluha masjidun illa al-hammam wal-maqbara." Ang buong daigdig ay maituturing na masjid, lugar na kung saan sinasamba natin si Allah subhanahu wa ta'ala, maliban na lamang sa mga palikuran at mga sementeryo. Ang buong daigdig ay maituturing na masjid, maliban na lamang sa mga palikuran at ang mga sementeryo. Ang salatul janaza naman ay maaaring isagawa sa mga sementeryo. At ang hamam naman, alam naman natin, o ang palikuran ay ang mga lugar o ang lugar na kung saan naliligo ang tao, hinuhugasan niya ang kanyang sarili. At kasama rin dito yung mga tinatawag natin na toilet o palikuran, kung saan ay doon natin sinasagot ang tawag ng kalikasan. Pangalawa na dapat na hindi dapat nating isagawa ang sala sa lugar na ito ay ang kabr mismo, ang mismong libingan ng tao. Sinabi ni Abi Marfad al-Ghanawi na radiyallahu anhu na narinig niya ang Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, "La tusallu ila al-qubur wa la tajlisu alayha." Sinabi ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, "Huwag kayong magsasala sa loob ng kabr at huwag kayong umupo dito." Huwag kayong magsasala sa loob ng kabar o sa libingan mismo, at huwag kayong uupo rito. Pangatlo ay ang a'tanul ibil, o di kaya ang lugar na kung saan ito ay inuupuan ng kamelyo. Ito ay mga lugar na kung saan marurumi ito dahil ito ay inuupuan ng kamelyo. At katulad nito ay ang pwede nating sabihin na mga lugar na kung saan marurumi, hindi dito pwedeng isagawa ang sala. At sana ay may natutunan tayo sa palatuntunang ito. Sana ay lubos nating naintindihan ang mga katuruan ng Islam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.